Hello mga ka-techie, on this video papakita ko sa inyo mga latest addition na helmet sa aking collection. Yan, box natin sila isa-isa. So kung mapapansin nyo, andito naman tayo sa aking mahiwagang table. Malaki kasi dito sa labas, kaya dito ako nag-unbox ng mga helmet para maisamang ultimo yung kanilang mga boxes. So ayan, na-post ko na yung boxes na to sa aking Facebook page, Miss Techie. Ngayon ko lang siya i-unbox at hindi ko pa rin naman siya nagagamit. Itong dalawang to, ISMK helmets. Nakita ko kasi sa Facebook itong specific model na to, very classic or retro yung itsura niya. At syempre, gusto ko yung mga ganun. Nagandahan talaga ako. And mura siya. Although, napansin ko medyo mahirap na makakuha ng ganitong style or model sa SMK. Siguro dahil mabenta nga siya. I have here two. Magkaiba sila ng model, pero same color or colorway. El Dorado sila parehas. But this one is half face, this one is full face. Full face is $3,950, half face is $2,950. So magkaibang seller ang pinagbilan ko, yung full face meron pa sa Lazada. Pero yung half face medyo mahirap nang makabili. Sa online seller ako nakabili, meron silang store sa bandang may kawayan ata yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Anyway, so, inside the box, ayan siya. Tanggalin natin siya sa box. This is the other one. Medyo manipis yung kanyang cloth. Pero okay lang, mura lang naman for the quality na nakita ko. And nakalagay SMK. So, ayan siya. Ang ganda ng color, no? Para siyang pearl white yung color niya. And ito yung half face. And this one naman is yung full face. Yung full face niya, meron din ako i-unbox. So, yun yung malaking box. Halos ganito yung itsura niya. But that one is medyo mahal. This one, ang ganda nung material, in fairness, for SMKs. Ang mura pero ang premium hawakan. Ang bigat nga niya eh. Ang premium ng material na gamit. Pati yung itsura niya. In actual, wala akong masabi. For the price, panalo. Also, meron siyang mga included na extra or additional parts. This one, I think, is yung hook sa helmet. And then may keychain. Ayan. And some papers, stickers, and yung replacement parts. Ito, itong part na to. Yan. So, kasama siya. Two pieces, panalo. So, meron din siyang lalagyan ng goggles sa likod. Yung half face, ganun din. May kasamang additional or extra parts. And manual stickers, the keychain, and yung hook. For this one, ang isang napansin ko, ang ganda nga nung quality, inside and out. Yan o. Kasi may mga helmet ako na sa ganung presyo, medyo natatanggal-tanggal yan. Ito hindi. Tapos makapal talaga siya. Hindi siya mabaho yung leather na ginamit. Tingnan nyo o. Diba? Ang ganda nung quality niya talaga, promise. Ito ay binabase ko lang sa price ha. Kasi $2,950 for that price. Although marami naman talaga helmet na lumabas ngayon. For me, $2,950, maganda na tong quality na ginamit nila. Kasi yung mismong glass and yung mismong shell, ang ganda in actual. And of course, ayan, meron siya mga needed stickers. Ito talaga ang gusto kong coloring. Combination kasi nung pearl white and yung red and then black. Ang ganda. Very retro. Very classic. Ganda, ganda. Nice one. SMK. Meron din nga palang SMK helmet sa Moto World, Moto Market, Moto Style. And SRP rin sa kanila.
dito naman tayo sa dalawang helmet na to. Na-post ko na rin to sa aking Facebook page. Medyo matagal ko na itong in-order around February kay Helmet ni Balbon. Isa siyang online seller na naka-base sa Japan. So, kung may pabibili ka like helmets, yun, sabihin mo lang sa kanya and then papaship niya once na on hand na niya. So, these ones are Arai. Matagal ko na gusto magkaroon ng Arai helmet. But this one, naitapo ko na yung mga boxes niya. Talagang nilagay ko na lang dito sa carrying bag niya. Bukod dun sa mismong helmet, bumili rin ako sa kanya ng mga extra visor like this. Ito yung naaangat yung black part or yung dark part. Yan. Para kung maaraw. Hindi mo na kailangan magpalit. This one too. Siyempre, out of the box, ang kasama niya is clear. So, bumili rin ako ng ganitong color ng lens para bagay sa mismong color niya. Magkaiba sila. This one is Neo. I forgot the name of this model. Pero, kung makikita nyo, iba yung graphics niya talaga. Ito, plain color lang siya na red. In fairness, mabenta or click sa Philippines tong Arai Neo. Lalo na yellow, itong red, ayan, white. Kaya sabi ko, gusto ko rin ang isa. Kaya lang, of course, iba yung stickers nito sa likod kasi sa Japan pa nga siya galing. Pero ang ganda ng pagka-red niya, talagang red na red. This one naman, matte yung kanyang print or yung graphics niya. Pero ang ganda. Wala akong masabi sa pagkaka-print ng Arai dito. Ang ganda talaga. Yan. Gusto kasi yung symbolism nung fish na yan or yung koi and the dragon and everything. I just don't know the story behind this design. Pero talagang Japan na Japan ang dating, diba? And ang ganda rin nung combination nung color ng shield and nung mismong design or graphics nitong helmet. Inside, okay naman for me yung loob niya. Mas mahal to dito eh. This is around 20,000 plus. Ito almost 30 na. Mahal lang ng ilang libo. Pero siguro dahil nga yung design niya, medyo hindi pang karaniwan. So inside, ayan, okay naman yung paddings niya, yung foam na gamit, yung materials. Ang ayaw ko lang dito sa nabili kong Arai. Or medyo siguro mataas ang expectation ko sa Arai eh. Feeling ko kasi para siyang showy. Dahil pareho ata silang Japan kung di ako nagkakamali. Parehas din si, for me before magka-level sila. Pero hindi eh. Mas gusto ko na ngayon yung showy after having these two. Mas maganda yung material na gamit ng showy. Siguro dahil mas mahal din naman siya. Yung showy ko medyo malaki ang kamahalan sa dalawang Arai na to. Yung foam nito okay naman. But, ang na-disappoint ako yung plastic na ginamit. In actual, hindi ako nagagandahan. Parang medyo cheap yung ginamit na material ng Arai pagdating doon sa plastic. And nakita ko rin yun sa ibang mga YouTubers nung ginawa nila ng video. Sinasabi rin nila parang hindi nga ganun kaganda yung ginamit na plastic. And yung way para matanggal yung or maitaas to shield. Di ako nadadalian. Lalo pag, siyempre, pag mabilis na itakbo mo, diba? Parang hirap ibaba or itaas nitong way or yung lock ng kanilang shield. Overall, for the price itself, okay pa rin. I believe matibay din to because this is Arai. Known na naman sila. Matagal na. Gusto ko lang talaga dito is graphics. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Pero kung Neo, sakto lang for me. For the price itself, pwede na din. And last but definitely not the least is this box. Matagal ko nang gusto magkaroon ng Ruby helmet. But then, mahirap kasi bumili nun lalo locally. Sa biker box na ako nakakita. Sa iba, pahirapan makakuha. Or walang size or hindi yung design na gusto ko. Or of course, yung price. And nakita ko sa Brixton store sa May Ortigas, itong brand na to.
And then when I research, magkapatid pala sila ni Ruby. Or same company. I'm not sure kung siya mismo yung may-ari ng Ruby or the other way around. Pero, isang company lang sila. So, kung makikita nyo sa box, carbon fiber yung design. There's a story behind that. And of course, yung logo. Very, what can you say about the box? Basta yung very elegant yung design ng box, diba? Although, mas malaki yung box ng HJC ko na Monster. This one naman, ang datingan niya is very elegant or very luxurious yung dating ng box. And of course, we have the barcodes there, the model, and the size. And upon opening, ayan, kita nyo naman, no? May foam pa talaga. Kasi very, very luxurious din tong helmet na to. This one is the shield. Bumili din kasi ako dahil walang shield na kasama out of the box. Tabi muna natin yan. Papakita ko rin sa inyo yan. Ito na yung mismong helmet. And kung makikita nyo yung sides, parang lalagyan lang ng baril, diba? Or ng mga cameras na mamahalin. Talagang very special yung box niya. So, nilabas ko muna yung mismong helmet. And inside, ito naman yung isang lalagyan nung shield na nakalagay mismo sa helmet. Binili ko rin to. So, dalawang shield yung binili ko. And ayan yung kanyang brand, alexguang.com. So, inside, we have like this silicone gel or silica gel. And ito naman yung kanyang information. Ito pala ay para doon sa, wait, yes, QC pass. Pero yung mga sticker niya, nilagay ko na lang yan. We also have here yung reflectorized stickers if you want to put it on your helmet. But I usually don't put things like this or stickers like this. What else? I'm not sure kung saan ito nakalagay. Hindi ko na maalala. Pero ayan. So kung makikita nyo, sa pagkakatak pa lang nitong helmet na to, talagang very precious yung kanilang helmet. Inaalagaan talaga nila kahit sa mismong box pa lang. Sinisigurado nilang hindi magagasgasan or something. So, ilatag natin to. And ipakita ko muna sa inyo isang shield niya. Ito yung isang shield na binili ko. Smoke yung mismong lens pero yellow yung kanyang lining. And kumpara sa mga nahawakan kong shield na unbranded or mumurahin, ang laki talaga ng difference nitong lens na to. Iba talaga yung material, yung leather, yung mga hardware na gamit. And may dahilan naman kasi ang presyo niya ay para ka na rin bumili ng isa pang helmet. So ito yung lalagyan niya. Kahit sa lalagyan pa lang, makikita nyo na na talagang mahal siya. So tinanggal ko yung plastic. At ito siya, Guang or Alex Guang. Kumpara doon sa dalawang bag ng helmet or yung cloth ng Arai at nitong SMK or nung SMK, of course, mas maganda to. Mas makapal, iba yung material na ginamit. At ito na nga siya. So, ito yung isang lens na binili ko. Kapresyo din siya ng isang helmet. Clear lang siya na black yung lining. Para magmukhang talagang classic yung aking helmet. At the same time, for protection na rin sa aking eyes. Ang ganda din nung ginamit na material para dito. Kasi yung mga murang ganito, malabo yung lens, magaan masyado, pangit yung material. And going back to the helmet itself, ayan o, diba? Very classic yung design. Limited nga lang design sa Brixton eh. But this one I like naman. The brown, yellow, orange, and white combination. Very classic yung dating. And of course, this emblem or logo ni Alex Guang or ng Guang helmet. Parang Ruby helmet na din yung dating niya.
Actually, lahat ng design ng Ruby meron din sa Gowang helmets and the other way around. Pati yung pagkakalagay, pagkakadesign, parehas na parehas. So, ang ganda niya, diba? And dito, of course, we have the logo. The necessary stickers, ayan. And this one. Yan. Para siyang window ng helmet. Pinapakita niya kung ano yung material sa loob. Because this helmet, just like the Ruby helmet, is made from carbon fiber. Kaya yung design ng box niya parang carbon fiber because this helmet is carbon fiber. And Ruby helmets and Gowang helmets, hindi siya ginagawa ng maramihan. Usually, pag in-order mo siya sa kanila, tsaka lang nila gagawin. Handmade. So, very limited lang yung stocks nila. Very limited lang yung taong meron. And of course, kapalit nun yung presyo. So, here we have the Gowang name again. Dito mo ikiklip yung lens para lang sure na hindi sila maghiwalay. So, nilagay ko yung smoke lens niya and bagay pa din, di ba? I'll take some pictures of this. Ang ganda niya talaga. Lalo na in actual. My video or this phone camera doesn't give justice sa itsura nitong helmet na to. Yan. Pag gusto mong smoke, ganyan ang ilalagay mo. And of course, we have some grills here. And kahit sa mga review sa YouTube, like yung from Revzilla or other YouTubers na nag-unbox ng Ruby or ng Gowang helmet, sinasabi nila, one thing talaga about this helmet is ang mahal-mahal niya. Pero hindi lang kasi siya yung functionality, hindi lang yun ang binabayar mo. If you want something to protect your head, like a good helmet, good quality helmet, hindi ito yung para sa'yo. Gowang and Ruby, hindi lang yung quality ang bibilin mo. The name, the material, the looks, and of course, the experience or the feel. Kasi, just like bags nga, sabi ko, if you have like a usual brandom bag or a regular brandom bag, yeah, it gives the same function. Malalagam siyang gamit, pero iba yung pakiramdam na naka-Louis Vuitton ka at naka-ordinary bag ka. Iba yung fulfillment. Yun ang numero uno. Iba yung fulfillment. Of course, yun ay kung carry naman ng iyong bulsa or ng budget. If not, there are other brands. Pero kahit sa mga comments, sa mga nagre-reviews, mababasa nyo talaga na yung mga nakabili ng Ruby helmets and Gowang helmets, iba. Iba yung satisfaction na nakuha nila dito sa helmet na to. Iba yung saya nila. Para sa kanila, solid yung inilabas nilang pera. So, ayan guys. I have 5 new helmets. This Gowang helmet. The Arai helmets from Japan. This one is from Italy. These two are from Japan. And these two, I'm not sure. Pero, ko alam kung saan bansa sila ginawa. Pero maganda pa rin yung helmet na yun. In fairness, for the price itself. Nung masabi nyo guys, will you go for the cheap brand that gives the function itself? A very popular brand na sakto lang. For me, ito talagang iba yung print niya. Or this expensive helmet. Ganda, no? Para nakatakot gamitin, baka masira or something like that. Anong masasabi nyo guys sa mga bagong helmet ko?